aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sibene sa timog. Kalangitan umawit ka, lupa ikaw ay magalak, gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang, sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan niya na tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina
ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano, ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ng habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay ako't nabubuhay na sinumaw, ako'y pinananaligan at di mapapanaigan ng kamatay at kailanman. Kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking ama'y patuloy sa paggawa, at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama, at sa gayoy ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanya, sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng ama, manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama,
ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. March 13 po ngayon, araw ng Miyerkules sa fourth week of Lent. At ang mga pagbasa po natin matibay na paalala sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Inihahalin tulad ito ni Propeta Isaias sa pagmamahal ng isang ina. Napakinggan nating lilingapin kita, tutugunin ang paghingi mo ng saklolo, babantayan kita, ihahatid, iingatan, papatnubayan. Ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Malinaw namang sinasabi sa Salmong Tugunan kung saan nanggagaling ang habag ng Diyos sa sangnilikha. At ito po ay sa kanyang pag-ibig. Ang awit ng salmista, kahit kanino'y hindi nagtatangi, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang pakikinig niya sa atin, ang kanyang pagiging tapat at ang kahandaan niyang tumulong ay malayang dumadaloy mula sa habag at awa. At ang kanyang habag at awa ay hindi magmamaliw. Sa pagmamahal ng isang ama naman, inihahalin tulad ni San Juan ang pag-ibig ng Diyos. Pinatitingkad niya ang katangian ng isang ama na patuloy sa paggawa, na siya namang ginagaya ng anak. May mga anak na pinalad isilang sa ganitong klaseng mga magulang, pero may mga hindi. Para sa nauna, mangungusap ng mabisa ang mga pagsasalarawang ito. Para sa huli, maaaring hindi. Kaya maghahanap sila ng mas mabisang mga imahe. Ganun paman, hindi po nito mapabubulaanan ang likas na pagiging mapagmahal at mapagkalinga ng Diyos
anuman po ang kanya-kanya nating karanasan sa mga imaheng rumerepresenta sa kanya at sa mga galaw niya sa ating buhay. Alam naman ng Ama na maaari nga tayo mag-struggle dito. At sa kanyang pag-ibig, inabot niya tayo sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang anak. Siya na may malapit na ugnayan sa kanya, ay itinuturing tayong sarili niyang mga kapatid at mga kaibigan upang tayo man ay makapakipagniig ng malapit sa Diyos. Ang malaliman po niyang pakikipag-ugnayan o intimacy sa Ama ay hayag na hayag sa ating ebanghelyo ngayon. Punong-puno po ang banal na kasulatan ng mga kwento ng malalimang pakikipag-ugnayan o pakikipagkaibigang may malalimang koneksyon at pagkalinga sa isa't isa. Nariyan ang magbiyanan na sina Ruth at Naomi, ang magkaibigan na sina David at Jonathan, sina Isaac at Rebecca, Jacob at Rachel. Lahat pong ito ay mga halimbawa ng pagmamahalan na hindi nase-sexualize, kundi ng malalim na habag at paglingap sa isa't isa. Isang modelo ng pakikipagkaibigan na nakaigpaw na sa hindi patas na samahan ng amo at alipin patungo sa patas na samahan at turingan ng magkakapatid at magkakaibigan. Para bang sinasabi ng ating mga halimbawa na may pinagsamahan tayo, kaya magkakaibigan na tayo. At kasama ang isa't isa, natutunan nila kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal ng tapat, bukas at may respeto. Ito po ang uri ng pagmamahal na kailangan sa isang pagkakaibigan. Ang pagmamahala ng tapat, bukas at may respeto. Yun pong tipong tumatawid na sa mga hadlang na itinakda hindi lamang ng lipunan gaya ng slavery, kundi ng kani-kanilang kalooban gaya ng kawalan ng confidence o tiwala sa isa't isa. Yung tipong nagbibigay encouragement at kung kinakailangan ay correction, forgiveness, at understanding. Maaari din po nating i-redefine ang friendship natin sa isa't isa base sa paraan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan ni Jesus sa atin. Ano po kaya ang maliliit na hakbang o maaaring malalaking hakbang na rin na pwede nating magawa para i-cultivate ang ganitong uri ng pakikisalamuha? Paano po kaya tayo magiging mas vulnerable o mas bukas at tapat sa harapan ng isa't isa? Iiwanan ko lang po ang mga tanong na ito para sa patuloy nating pagbubulay-bulay sa maghapon. Sa ngayon ay sapat ng bigyang diin na nauuhaw ang ating kaluluwa sa makabuluhan at malalim na pakikipag-ugnayan at sa koneksyon na nagbibigay dangal. Uulitin ko lang po yun.
nauuuhaw po ang ating kaluluwa sa makabuluhan at malalim na pakikipag-ugnayan at sa koneksyon na nagbibigay dangal. Nais nating maging isa kay Kristo at sa isa't isa. Sa pagdulog po natin sa dulang ng Ama, minamahal kong mga kapatid, makinabang tayo sa kasaganaan ng pagmamahal ng Diyos na nararanasan sa pakikipagkaibigan, pagmamahalan at paggagalangan. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming makipagkaibigan sa inyo at sa isa't isa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin po natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod tayo sa Kanyang kalooban. Sa bawat paghiling ang atin pong idadalangin, Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Para sa Santo Papa, ang minamahal na si Francisco, itinalaga ng Diyos bilang kahalili ni Pedro at ministro ng mga kawan ni Kristo upang siya ay laging mapuno ng kaalaman, kasiyahan at lakas ng Espiritu Santo sa kanyang walang patid na paglilingkod sa mga Kristiyano at sa lahat ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Sa katahimikan ng ating puso ay dulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Lahat ng ating mga hinihiling, pinasasalamatan, pati na yung ating mga pinagsusumakitan sa araw-araw. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ng aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo para sa amin. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog nang iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog nang iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan
at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinuring po tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos. Ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa mundo'y nakaraan.
ay, O Panginoon, dakila ang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024. Sa ganap na 1:30 ng hapon, magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating parish finance office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor Evangelista Street mula 7:00 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tupi. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan dinawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Na ihandog na po natin ng banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo inamatayan ay aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.